from the land of. Oh, I'm sorry. Go ahead, Tita. And are now in the land of Goshen. Ano ito, nag-block itong, teka, nag-block po. Nalis na po. Nalis na. Verse 2, he took five of his brothers and sent them to Pharaoh. And Pharaoh asked his brothers, what is your occupation? They said to Pharaoh, your servants, both we and our ancestors, are shepherds. And they said to Pharaoh, we have come to stay in the land for a while because there is no grazing land for your servants' sheep, since the famine in the land of Canaan has been severe. So now, please let your servants settle in the land of Goshen. All right. So the situation was, hi Shane, good evening. The situation was si Joseph, dumating na yung si Jacob, yung tatay niya sa Egypt, right? And then si Joseph, dinala niya na, no? Sinabi niya na sa ano, kumbaga parang formally, kasi kumbaga ano to eh, migration to eh, hindi naman to basta-basta dumalaw lang. Ibig sabihin, magsisettle sila doon. Right? Sabi niya, yung tatay ko, tsaka yung mga kapatid ko, dear Pharaoh. Kasi tandaan nyo ha, sa Egypt, number one si Pharaoh, number two si Joseph. So syempre, everybody bows down to Joseph, pero siya, answerable siya kay Pharaoh. So pinaalam niya, bilang isang magandang loob at marespetong tao, sabi niya, dala-dala ng tatay ko, tsaka mga kapatid ko, yung mga flocks and herds nila, na pagmamayari nila. So galing sila sa Canaan at ngayon nasa Goshen, no? Kung saan binanggit na naman ni Pharaoh no na dalhin sa Goshen. Yung Goshen, yung kumbaga sa states yan, yung California, yung pinaka magandang part ng Egypt, no? Kasi during those times ang Egypt parang US. Kumbaga ano siya empire, no? So sabi dito sa verse 2, limang kapatid niyang lalaki yung sinama niya kay Pharaoh. Pinresent niya. Pero ito, kung natatandaan nyo, before, nabigyan niya na ng ano eh, ng warning to mga kapatid niya na pag tinanong kayo, di ba, last time pinag-usapan natin, sabi niya sa mga kapatid niya, o pag tinanong kayo ni Pharaoh, sabihin nyo yung totoong trabaho ninyo. Di ba? So tinanong nga sila ni Pharaoh, sabi ni Pharaoh sa mga kapatid niya, sa limang kapatid niya. Hindi naman binanggit kung sino yung limang yun. Ano? O anong trabaho ninyo, sabi ni Pharaoh. Sabi nila kay Pharaoh, kami po ay mga servants. Kami at yung mga ninuno namin ay mga shepherds. Alright? So dito pertaining doon sa kumbaga lineage si Jesus na shepherds. Although ang trabaho ng tatay niya, si Joseph, ay carpenter. Pero yung linya talaga nila hanggang kay David, di ba? Shepherd talaga yung business nila, shepherding. At sinabi nila kay Pharaoh, gusto po sana namin na magstay na dito no sa Egypt no kasi wala nang mapagsugaan yung aming mga tupa do sa amin no sa Canaan dahil napaka-severe nung ano grabe po yung famine sabi niya. So kung ia-allow niyo po ay hayaan niyo po yung mga servants niyo na magsettle dito sa land of Goshen. Ayan. So dito sa part na to, ano napansin niyo? Ano napansin niyo kay Joseph? Anong kategorya na ni Joseph ang kumbaga what they call this parang nangingibabaw, anong kanyang trait no, anong kanyang pag-uugali ang nangingibabaw, ano napansin niyo kay Joseph dito, anybody? Sincere talaga siya, Pastor. He Apo. Meant really his family to be in Egypt so that they can be helped and be saved from the famine. Very faithful siya sa family niya. Mm-hmm. At saka po, I agree po, no? I agree kay Tita. Dagdagan ko pa, Pastor. Go ahead, Tita. And he was confident that Pharaoh would keep his word. And he acted on it.
Yes. Oh, opo, opo, opo. Opo. Good evening, EO4911. Sino po si EO4911? Please identify yourself. Good evening. Good evening, Brother Onad. Mm-hmm. He's in the house. Onad's in the house. Kamusta, kamusta, bro? Okay lang, Pastor. Sige, tinitignan ko itong ano natin eh. Nasa ano ka ba? Santa Clarita? Oo, dito ako. Darating lang. Yeah. Ah, ayos. Magandang gabi po sa mga miyembro. Eh, kailan ba natin i-dedicate yan? Eh, sabi ni Madam, eh, baka sa susunod na linggo. Ay, sabi ka lang at susugurin ka. Oo, Pastor, walang problema yun. Susugurin ka namin dyan. Okay, okay, okay. So, yes, tama, tama yung sinasabi ni Tita, no, na kumbaga ako rin isa sa napansin ko kay Joseph eh yung bang marunong siya magpasintabi. 'Di ba? Kasi dapat siga na siya eh. Kasi 'di ba, napanaginipan niya magbabaw down yung tatay. Patriarch 'yun, ha. Magbabaw down yung mga nakakatanda niyang kapatid. Magbabaw down ng buong Israel. Tapos, pagdating sa Egypt, nagbabaw down lahat except for Pharaoh. So, kumbaga, kung maiba-iba ang pag-uugali nito, pwedeng pumasok sa ulo yung kayabangan. Diba? Kumbaga, magbibida-bida na to dapat. Pero hindi eh. Nandun yung pagiging mababa ang loob at marespetong tao. Diba? Na worth emulating. Naalala ko nga nung gumawa ako ng spiritual realm pagkumpara kay Joseph at kay Jesus. No, kumbaga si Jesus lagi niyang sinasabi, no, Father's will, may his will be done, di ba? Nandoon yung respeto niya doon sa unang persona eh. Di ba? Na kumbaga lahat ito nagagawa ko, no, in the fulfillment, ano, tsaka for the glory of God. Si Joseph, kumbaga, nandun yung pagtanaw niya rin ng utang na loob kay Pharaoh na, kumbaga, teka, wag nating i-bypass yung authority. Di ba? So, minsan eh, ganun eh, no? Kumbaga, ang mga tao, minsan madalas makalimot na merong authority, na merong tao nasa ibabaw, or merong dapat tayong igalang, di ba? One thing na maganda dito, ipinakita ni Joseph, yung kanyang kababaang loob. Di ba po? No, kumbaga, pwede niya nang brasuhin eh. Lagay ko kayo sa Goshen, ako naman ang big boss eh. Actually, wala nang pakialam si Pharaoh. Si Pharaoh, nasa palasyo lang yan, tumatanggap ng biyaya through me, no? Nabigay ng Diyos. In fact, the reason ba't ako nandito, ayaw akong pakawalan ni Pharaoh kasi mamamatay siya sa gutom pag umalis ako. Kung lahat yun pumasok sa utak ni Joseph, wala na. Di ba? Wala na. Inabot na ng kakainin na siya ng pride. Pero makikita niyo dito si Joseph, hindi talaga prideful eh. Di ba? Napakababa ng kanyang loob. Yan. So, let's move on, no? Dun sa ating verses 5. Meron pa ba kayong gusto idagdag bago tayo mag-move on sa verses 1 to 4? So 31 verses to. Pastor, why, Jane? Yeah, yung nakita ko dito is Joseph has a good relationship with the Pharaoh, no? Exactly, yes. In fact, he was even proud to introduce that it is his family, his father and brothers that are coming. Mm. So and in fact, at the same time, maybe being the Pharaoh, these are my family, so please help them and allow them to stay. Yes. Si Joseph, mag-aang ang loob niya kay Pharaoh. Bakit? Pharaoh was his savior, right? Pharaoh saved him from prison. Gave him that title of governor. Ano yun? Pinagkatiwalaan siya ni Pharaoh. Mag-aang ang loob ni Joseph kay Pharaoh. As well as Pharaoh. Kumbaga, mag-aalam niya kay Joseph. Without Joseph, I mean, he'll be helpless. He'll be confused in running the entire country, especially during the time of famine. Well, during the first 7 years of
abundance, eh okay lang. Pero yung 7 years of famine, nangyayari sila doon. So gustong-gusto niya rin si Joseph. Alam niyo, naalala ko dito si ano eh, si Tita Elvie. Alam niyo yung Tita Elvie, naalala kita pag si Joseph. Kasi nakita ko yung favor sa ni Mrs. Krieger eh. Alam mo yung kumbaga yung nagkita kayo sa parlor, yung kinakwento mo. Alam mo yung talaga hinahanap ka niya para kumbaga nandun yun. Yun yung ano eh, yung something na kumbaga hindi mo pwedeng i-set up. Only God can do that. Alam mo yun, yung mag-aang ang loob ni Joseph kay Pharaoh. Si Pharaoh mag-aang ang loob kay Joseph. Alam mo yun. At saka di ba maganda kapag ka ang boss mo eh, kasundo mo. Ang hirap pagkambos mo, hindi makasundo. Di ba? Na-experience yun na ba yun? Di ba? Ako, I'm very blessed. Kasundo ko si Greg Garman, si Pastor Greg. We are blessed with a district superintendent who's very kind, compassionate, very understanding, very supportive. And I'm so blessed, no? Kumbaga, wala kaming pagtatalo, wala kaming problema, wala kaming kumbaga, all praises palagi sa simbahan natin. No? How about you guys? How's your relationship with your bosses? Saka po, ano po, si say. Joseph po, he doesn't want to lose his credibility. He's maintaining his credibility to the Pharaoh and integrity. Yes. He's being honest. Okay, my family are here just in case later on if somebody... If he's gonna keep it to himself, somebody would tell the Pharaoh later on that, oh, the family of Joseph is here, but he didn't tell you. But he was being transparent to the Pharaoh to maintain his relationship and honesty with him. Exactly. Tama si Shane, no? Ang nagsasama ng maluwag, nagsasama ng tapat. Diba? So napaka ano lang ni... Ano, kumbaga wala siyang tinatago kay Pharaoh. Kasi tama yun. Tama si Shane. Malalaman at malalaman ni Pharaoh yan. Diba? Diba? Sabihin mo na, 'di ba? At saka kumbaga gusto ni Joseph ma-secure yung mga kapatid niya. Gusto rin ni Pharaoh na suklian yung kabutihan ni Joseph sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng Goshen at pag-aalaga sa kanila. So wala silang problema. In fact, no, maganda yung relasyon nila. Kumbaga harmonious yung kanilang relasyon. Right? Anything na gusto niyong i-add up? Or personal experience sa workplace, or okay naman kayo sa boss mo, or sometimes sa kinakakaintindihan, alam yun. Anything na, kumbaga, what they call this, na pwede mong i-share. Kasi madali naman pag lovable yung boss, di ba? Madaling pakisamahan. Paano pag mahirap pakisamahan? Di ba? Still eh, sabi ng Panginoon, mahalin mo at saka igalang mo at suportahan mo at alam mo yun, at i-ano mo pa rin, i-sundin mo pa rin, di ba? Kumbaga, ano yan eh, ano natin yan, calling natin yan. Kasi sabi ni Joseph, ni Shane kanina, si Joseph gusto niya ma-make sure na itong mga kapatid niya ay magandang standing. So, kumbaga, pinapakita niya maganda yung testimony niya. Actually secondary na lang yan eh. Talaga ang una niya talagang testimony na pinapakita ay yung testimony niya sa Panginoon. Kasi I'm sure nag-witness si Joseph kay Pharaoh at saka sa buong Egypt that the entire Egyptians, the entire Egypt will kumbaga realize that there is only one God and that is the God of Joseph. Kasi in spite of all the challenges sa buhay ni Joseph, no, his God was able to lift him up, no, in that place, di ba? So tayo, malaking bagay na maging ilaw at asin tayo sa ating mga workplace, di ba? So anybody else gusto niyong magdagdag? Kaya pagka ang mga boss nyo hindi kaanya-anyaya, ang ngitian nyo na lang. At saka sa loob-loob nyo, God bless you. Bless nyo na lang. Di ba? O, kumbaga, wag nang sumama ang loob nyo. Di ba? O, wag nyo pagtimpla nyo ng kape. Wag nyo lalagyan ng Dora Rat Killer. Pagtimpla nyo lang ng kape.
Go ahead, Pastor Ray, may sabihin ka. Share ko lang, Pastor. Go ahead, Pastor. Kasi nung recently kasi nagkaroon ng ano, nagtanggalan ng mga tao dun sa department namin. Mm-hmm. So nung nag-resign yung ano namin, yung general manager at accountable manager. Bali ako yung pumalit. Tinanong ngayon yung CEO ng company kung sinong ipapalit. Tapos tinuro ako ng general manager namin. Sabi niya, yan pinaka-qualified dito sa company. Tapos parang nakatingin sila sa akin dalawa, yung COO at saka yung CEO. Mm. Kasi hindi naman nila ako kilala Pero hindi nila alam ako yung nagpatakbo nung department namin. So, nag-umpisa parang parang walang tiwala, mapipil mo naman . Di ba? Mm. Tapos hey, kapo namin, Pastor Rick. Ha? Nakatupata si Pastor, ah? Sorry, naputol yung aking ano. Sorry, naputol. Yeah. Saan naman tayo, Pastor? Uulitin ko, Pastor. So, umpisa. Hindi, yun na nga, Pastor. Yung ginawa na yung ano, hindi, nagbigay uli siya. Hmm. Yung worth kasi nung unang project namin nasa mga 200,000 hindi siya naniniwala na natapos ko nang kasi tatlong linggo ang pinapromise kasi nung general manager namin, tatlong linggo. Natapos ko na isang linggo. Parang posible 'yun . Ngayon nung natapos 'yon, nung yung isa uli nagawa ko. Sabi niya, gano'ng katagal 'yan? Sabi ko siguro mga 2 weeks. Nagawa ko ulit ng isang linggo. So actually, nung end ng March, dami namin nagawa. So, gumapit siya sa akin ngayon. Kinausap niya ako. Tapos, yun, nagkwento-kwentuhan kami. Nagipagkwentuhan siya sa akin . Hanggang kinuwento ko sa kanya nung about ng Panginoon. Ganito, ganyan. Sabi niya, ano bang ano mo, sikreto mo sa trabaho mo? Sabi ko, pagpasok ko sa umaga, dinedikit ko na yung sarili ko sa Panginoon na bigyan ako ng wisdom kung paano gawin yung trabaho. Mm-hmm. Tapos nakatingin siya sa akin ngayon. Para siyang ano . Tapos yung inumpisahan ko na siya ng kwento-kwento ng about ano sa Biblia. Mm-hmm. Makikita mo sa mukha niya . Kasi medyo mataas ang posisyon niya. Pero makikita mo yung parang naluluha siya ba? Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala . Pag-pray kita sa trabaho mo kasi alam ko malaking responsibilidad mo si okay. Pero nagulat siya sa akin kasi yung pala mga ibang empleyado pala ang pag nakipag-usap sa kanya, mataas talaga ang tingin sa kanya yung siyempre CEO siya, di ba? Mm-hmm. Pero yung kami, para lang kami magkaibigan, sabi niya, we're just talking like friends, sabi niya ganoon. Sabi ko, yeah, I don't know, but that's how I talk to people. Sabi yung gano'n sa kanya. So, in short, nung natapos yung ano, bumilib talaga siya nung uli. Nung natapos na yung ano. Kasi isasarado na yung department na yung pastor . Mm-hmm. I mean, hindi sarado. Parang i-hold. Lahat ng tao doon tatanggalin talaga. Mm-hmm. Tatanggalin. So, na ano siya sa akin na tatanggalin. Sabi niya, saan ka ba pupunta pag tinanggal lahat? Sabi ko, ano no? Sabi ko, it's not my problem. It's if God wants me to take a break, then that's okay for me. Mm-hmm. So, binigyan niya ako ng posisyon doon sa ibang department. Gusto niya ako ilipat. Sabi niya, your work attitude daw is very amazing. Sabi niya, ganun. Tapos pinapanood niya pala ako sa camera kasi maraming camera yung department namin.
Sabi niya, ini-spyan daw niya ako. Sabi niya, you're one of the best daw, ganun. Sabi ko, you're spying me, ha? Sabi niya, not only you, but some of the managers, so sabi niya ganun. So, yung ano nga, Pastor, pag nawala si Pastor. Dito ako. Ah, nawawala yan. So, yung nga, Pastor, ang pag binibigay mo sa nakikita ko, Pastor, pag binibigay mo sa Panginoon yung buong araw mo, sa umpisa pa lang, ibang dating eh. Sabi nga niya sa akin eh, kasi nakikita niya yung mga empleyado doon, nanonood lang yung iba. Nanonood lang ng video, naglalaro-laro sa cellphone. Sabi niya, paano mo napatapos yung project ng isang linggo? Eh kung yung dating general manager, tatlong linggo ang hinihingi. Mm. Sabi ko, I don't know, they just finish it. Mm. So, yun ang nakikita ko doon na ating pagkakaiba. Sabi niya sa akin eh, hindi makita nakita nagalit, hindi kita nakita sumisigaw. Mm. Kasi nakikita niya, Pastor, sa video, nilalapitan ko lang yung tao. Mm. Tapos kinakausap ko. And then, yun, tatrabaho na kagad sila. Mm. Kumbaga, we are being called salt and light, ano? Na sa workplace natin. And not just being salt and light, naniniwala rin ako, tinawag tayo bilang the head, not the tail. Tayo yung tagapanguna, hindi tayo tagasunod. Diba? Kaya dapat tayo mga Kristiyano, nagsisikap tayo para mapunta tayo doon sa posisyon na kung saan ay pwede tayong maka-impluensya ng maraming tao. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay isang teacher, edi ang laki ng impluensya mo agad sa mga estudyante mo. Kung ikaw ay isang manager ng department, in department mo, kahit na pag-prayin mo yun tuwing umaga, walang palag yung mga yun. Yeah, totoo yung Pastor. Kasi, alaala ko noon tuwing malilipat ako ng tindahan ang tindahan na inaabutan ko bago magsimula at mag-prepare ng breakfast sa Jollibee, walang prayer . Tuwing ma-assign ako sa bagong tindahan, pag alis ko doon, may kultura na lagi nagsisimula sa prayer. Wala silang mga gawa . Susunod lang naman sila sa iyo . Dahil ikaw yung head. Diba? So dapat ganun tayo. Yung influence natin, ginagamit natin sa tama. Diba? Parang si Joseph, yung influence niya, ginamit niya sa tama. Diba? Madami siya napakain, madami siya nasagip na buhay. Ganyan din, ginamit niya rin sa mga kapatid niya na ma-secure yung kapatid niya. Diba? Balikan natin yung ating kwento. No? Ito, ipakita ko sa inyo. Dali, ah. All right. So ang babasa sa what do you call this? Sa verses 5 hanggang 8 ay si tandarara. Tingnan po natin ha. Ang babasa ay si Brother Alvin. Hanggang 8. Yan, Brother Aldrin. Apo. Then Pharaoh said to Joseph, "Now that your father and brothers have come to you, the land of Egypt is open before you. Settle your father and brothers in the best part of the land. They can live in the land of Goshen. If you know of any capable men among them, put them in charge of my livestock." Joseph then brought his father Jacob and presented him to Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. Pharaoh said to Jacob, "How many years have you lived?" Ayan, bago sagutin ni Jacob yan, di ba? So, sabi sa verse 5, no? Sinabi ni Pharaoh kay Joseph, "Nako, nandito na yung tatay mo at mga kapatid mo, no? Sumama na sila sa Egypt." So, ang Egypt ay binubuksan ko para sa inyo. You see, minsan titingnan natin yung power na pag-open ng Egypt ng blessing ay nanggagaling kay Pharaoh. Actually, hindi. Galing kay Lord yun. Ginamit lang si Pharaoh. Diba? Si Lord kasi ang giver ng blessing . Diba? Sabi niya, isettle mo yung tatay mo at mga kapatid mo sa best part of the land, no? Kung saan pwede silang tumira, sa Goshen. Tapos sabi niya pa nga kung may kilala ka ng mga capable men, no, sa mga kamag-anak mo, make sure na you put them in charge of my livestock. Bakit sinabi to ni Pharaoh?
Bakit sa palagay niyo? Bakit sa palagay niyo? Malaki yung tiwala niya kay Joseph. Di ba? Parang ganito yan eh. Alam niyo ba na maraming mga ibang lahi pumupunta ngayon sa Jensan para mag-training ng boxing? Kasi madami mga magagaling na boxers galing ng Jensan. Pero sa totoo lang, akala nila, pag pumunta sila ng Jensan, gagaling na silang mag-boxing. Diba? The reason why, kung bakit magaling mag-boxing si Pacquiao, ngayon una-una, yung bigay ng talent ng Panginoon sa kanya. Pangalawa, yung dinaanan niyang hirap. Yun yung training niya eh. Diba? Kaya dapat hindi sila pumunta sa Jensan. Mag-construction sila sa Maynila. Dahil yung training ni Pacquiao eh. Diba? So, kumbaga, ang akala nitong si Feiro, eh, kumbaga, related sa iyan, mga kalahi mo yan, ibig sabihin, magaling din yan magpalaki ng livestock. So, make sure sila rin na mag-alaga ng livestock ko. No? Yung pagmamay-ari ng ano mo, ng livestock ko, kumbaga. Di ba? How about you guys? Ano napansin nyo dito? Ano napansin nyo sa palagay nyo? Kumbaga branded yan, di ba? Bye, Doc. God bless. Ingat. Michael. Go ahead. Sorry, sino yan? Go ahead, Paul. Ano po napansin nyo? Kumbaga, yung relationship dahil sa kanya. Kumbaga, nahihili niya. Yes, Tita Lenlen. Medyo nag-choppy, sorry ah. Mike, ulit lang, Tita Lenlen, sorry. Ano po, bali, nahihila ni Joseph yung mga relative. Mm-hmm. Dahil maganda yung presentation, yung pakita niya, yung gawa niya, yung trabaho niya. So, nahihila relative niya. Parang nga nadadamay po, ano, nadadamay sa pangalan ni Joseph, di ba? Alam niyo po ba si Jinky ay dating vice governor? Elected yon before. Jinky Pacquiao. Yung kapatid ni ni Manny, si Bobby, si Bobby ba o si ano, basta isang ipanganay, congressman yun. At yung ibang mga kamag-anak, konsehal, ano, kumbaga pag Pacquiao ang apelyido mo, damay ka. Naalala ko lang after the 1986 revolution, kapag ka Aquino ang apelyido mo, tumakbo ka, tsak panalo ka. Yung walang joke yun. Kumbaga, ano, may barkada kami sa Concepcion Tarlac, Aquino apelyido. Sabi namin, subukan mo, tumakbo ka. Tumakbo kang ano, kagawad. Hindi man lang nagano eh. Hindi man lang nangampan yan. Sa bahay lang eh. Painom-inom lang. Nanalo eh. Kasi bakit? Aquino yung apelyido. That was the time na ang Aquino sikat na sikat. Di ba? At ang pangalang Marcos naman ay kinamumuhian. Ngayon, 2022, baliktad. Di ba? Nakita mga naman ng ano, panahon. Ano. Anyway, dahil nga sa ano, sa dala nga ni Joseph, kumbaga, dala-dala siya. Sabi dito, if you know of any capable men among them, put them in charge of my livestock. Di ba? Oh, si Joseph then brought his father Jacob at present naman niya kay Pharaoh. So after niyang i-present yung lima niyang kapatid, yung tatay niya naman ang present niya. So anong tawag dito sa present time natin? Courtesy call. Di ba? Nagka-courtesy call sa presidente, sa hari. So ganun yung ginagawa ni Joseph. Kasi magalang nga eh. Kumbaga, maganda talaga ang kalooban itong si Joseph. Kaya pagka namatay ako, pagpunta ko sa langit, una ko itong hahanapin, gusto ko itong makakwentuhan eh. Gusto kong ipakwento sa kanya. Total, we have all the lifetime naman, eternity yun. Gusto ko ipakwento kay Tatay Joseph kung ano yung na-experience niya doon sa kulungan,
at saka paano niya tinakbuhan si ano si Mrs. Potiphar. Yung ganung kwento niya. At naramdaman niya nang tinapon siya sa bangin, di ba? Ang sarap siguro ng kwentuhan niya. Ewan ko lang kung magkakaintindihan kami. Baka naman marunong din magtagalog si Joseph. Anyway, tinanong siya ni ano ni Pharaoh si Jacob, no? How many years have you lived? Ayan, ituloy na natin yung ano, babasahin. Ayan, si Tita Pepot na magbabasa. Dali lang, Tita Pepot, ha. Verses 9 hanggang 12. Go ahead, Tita Pepot. Nakamute po kayo. Okay. Jacob said to Pharaoh, "My pilgrimage has lasted 130 years. My years have been few and hard, and they have not reached the years of my ancestors during their pilgrimage." So Jacob blessed Pharaoh and departed from Pharaoh's presence. Then Joseph settled his father and brothers in the land of Egypt and gave them property in the best part of the land of promises, as Pharaoh had commanded. And Joseph provided his father, his brothers, and all his father's family with food for their dependents. Ayan, ayan. So intriguing dito kasi tinanong siya ni, ano, ni Pharaoh, how many years have you lived, no? So buhay naman to, but kasi sa kultura natin eh, pag tinagalog mo, ilang taon po ba kayong nabuhay, di ba? Eh buhay naman yung kausap mo, no? Actually ang tinatanong talaga dito, ilang taon ka na, di ba? Ang sabi niya nagpilgrimage siya, ibig sabihin kasi nga matatandaan nyo, mula sa lolo niya si Abraham, pilgrimage yan eh. Kumbaga, ang ibig sabihin paglalakbay, no? Adventure of faith. Di ba? So, mas matataas ang mga numbers noon eh. Pababa na ng pababa yung numbers ng tao, di ba? So, 130 years old na daw siya. So, sabi dito, sa lahat ng marami sa aking taon sa mga buhay ko, no? Kumbaga, meron ding mahirap akong dinanas. Siyempre, particular na 'yun, nalaman niya na patay na si Joseph, no? Masakit na masakit sa kanyang kalooban. Kumbaga, yung aking edad, sabi niya, ay hindi man lang umabot doon sa haba ng panahon na nabuhay yung tatay Isaac ko at saka lolo Abraham ko. So, ano yung napansin niyo sa verse 10? Anybody? Verse 10. Basahin niyo yung verse 10. So, Jacob blessed Pharaoh and departed from Pharaoh's presence. Kasi bakit si Jacob nag-courtesy call kay Pharaoh, pinagsensya ni Joseph sa palasyo kay Pharaoh sa hari, pero bago sila maghiwalay, di ba kasi ini-interview ni Pharaoh si Jacob, si Israel, bago sila naghiwalay, bakit hindi si Pharaoh ang nag-bless kay Jacob? Bakit si Jacob nag-bless kay Pharaoh? Bakit sa palagay niya? Anybody? Why do you think Jacob blessed Pharaoh, no? Not Pharaoh blessed Jacob, no? Di ba si Jacob yung anak ng Adam? Medyo choppy, tita. Ulit. Yung God, di ba? Chosen sin God, mm-hmm. Yeah. Aside, tama yung tinutumbok mo, tita Lenlen. Aside from the, obviously, si Jacob ang patriarch, minana niya yan kay Abraham and Isaac, siya yung may-ari lahat. Siya yung leader. Siya yung parang king of Israel. Siya yung head of state, kumbaga. Pero siya rin ang spiritual leader. Di ba? Somehow, no? Parang meron din siyang priestly anointing, parang ganun, no? Kumbaga, kung sino yung binibless niya, di ba? Kasi natatandaan nyo, sabi ni Lord kay Abraham, no? Those who bless you will be blessed and those who curse you will be cursed. This Pharaoh blessed Israel. And in return, no? Bakit siya, paano niya binless si Israel? Pinatira niya sa Goshen, winelcome niya ng tama. Pagkatapos, binless naman siya ni Jacob, itong si Pharaoh. So,
pasok doon sa principle na sinasabi ni Lord na kay Abraham that those who will bless you will be blessed. Di ba? Kay Israel. So, fast forward sa time ni Moses, kinikurse sila ng bagong Pharaoh. Sabi ni Jake, ni Lord kay Abraham, those who will curse you will be cursed. Kaya namatay yung anak ni Pharaoh. Yung Pharaoh. Alam niyo yun, yung firstborn, naalala niyo yun, Passover. Saka natin pag-usapan yan. Pero anyway, dito pumapasok yung ano eh, yung principle na kumbaga si Jacob eh may karapatan mag-bless. Ito kasi yung tinutumbok nito. Kung ikaw, Kristiyano, you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, technically you're a child of God. Iba yung technical children of God, tayo lahat sa buong mundo dahil kinreate na tayo, pero iba pa yung isolated, yung chosen children of God who by themselves, no, kanilang own volition, inaccept si Jesus as personal Lord and Savior. So you have a special favor in a sense that ganun din, nag-a-apply din sa iyo yung blessing ni Abraham. Those who will bless you will be blessed and those who curse you will be cursed. So ibig sabihin, ikaw bilang Kristiyano, pwede ka rin mag-blessed. Di ba? Pwede ka mag-blessed. O, halimbawa, meron kang kaibigan o meron kang kakilala, kamag-anak. When you speak of blessings, it will be done. Alam niyo ba yung gano'n na, wow, di ba parang pag naisip mo, wow, powerful pala. Powerful pala ako. Hindi ka powerful. There is power through you given by God. No, wag natin alisin yung power kay God. Sa kanya nanggagaling yun. Pero you can be used. Blessings can pass through you. Di ba? I remember, no, meron kaming office mate. Nag-shoot up yung kanyang ano, yung tawag nito. No, nag-shoot up yung fever ng anak niya. No? Pagkatapos, natataranta na sila mag-asawa, hindi nila alam kung sinong tatawagan nila. So tinawagan nila ako. No, dali-dali, since manager naman ako ng kumpanya, anytime by result kasi ang ano ko eh, ang aking trabaho, hindi by number of hours. So pwede ako umalis kung nasaan yung workplace ko. Pinuntahan ko sila, may sasakyan ako, dinala ko sa ospital, no, binilang ko ng gamot, binayaran ko yung ospital, and I was able to bless those people. Am I powerful? No. Yung pinambayad ko doon, binigay lang sa akin ng Lord. So you have the power to bless people. Nakuha natin yung concept. So kahit din sa salita, instead of cursing people, try blessing them. Diba? So, alimbawa, naalala ko lang, si Minnie dati meron siyang nahihirapan siyang supervisor. Alam mo ang prayer item namin dalawa? Lord, ipromote nyo. Hindi namin pinag-pray na tanggalin nyo, Lord. Ha? Sabi namin, Lord, ipromote nyo. Pinromote nga ni Lord. Pinromote nga. Naging principal. O di natanggal siya dun sa school nila. Kasi naging kasi hindi naman pwedeng dalawang principal eh. Ililipat ka, di ba? O, di na-bless na siya. Nawala pa yung antibiotic sa buhay. O, di ba? Hindi ka curse, nag-bless ka. Nakuha ba natin? You have the power to bless like Jacob. Ayun, baka kasi minsan minamaliit natin yung kakayanan natin. Ano? Hindi. You have the power to bless. At be careful, you have also the power to curse. So do not use curse words or anything na you mean by cursing. Alright? Anything na you wanna add? Anybody? Pastor? Go ahead, tita. Naalala ko lang nung maliliit pa kami. Diba kaugalian natin sa Pilipino nagbe-bless tayo at mamanong sa mga nakakatanda. Yes. Parang ang pagkaintindi ko doon, parang ganun yung nagre-respect ka sa kanila. Yes. And at the same time, parang bless din nila tayo. Yes, totoo po yan. So, hanggang sa mga sa apo namin, ginagawa namin yan, parang nagpapa-bless din kami sa kanila. Yung yes. Ganun, pag nagbawasin kami doon sa kanila, oh, bless sa lolo, bless sa lola, ganyan. Yes. Yun po. I agree, tita. That is a wonderful cultural
gesture natin. No? In fact, last Sunday, I started it kasi I realized wala nang COVID. Hindi na bawal magmano. I started it. Remember, Tita Fe, I went to you, nagmano ko last Sunday. Kumbaga, I want the children, the teenagers, the people to see their pastors using that. Kasi sa aming mga Kapampangan, ang paniniklod or maniklod po ay automatic. Maniwala kayo pagka mas mataas ang dugo mo sa amin. For example, ano, 50 years old ako. Tapos si Pastor Bert ay 51. Naks. Halimbawa, si Pastor Bert may edad sa akin. Pero si Pastor Bert ay ano ko, what do you call this? Pamangkin ko, halimbawa. No? Pamangkin ko si Pastor Bert. Pero mas may edad siya sa akin. Pero sa dugo, mas matanda ako kasi ano eh, pamangkin niya ako eh. Ay, pamangkin ko siya eh. Magmamano siya sa akin. Ganun kami sa Kapampangan. Tama, Pastor? Di ba? Ganun tayo sa Kapampangan. Tama po. Ganun ang mga Kapampangan. Opo, kahit na, halimbawa, ang parochial priest namin, 21 anyos, kahit lola ko, nagmamano sa parochial priest. Ano yung ganun yung konsepto. Tsaka yung parochial priest namin, nag-aabang yun pagkatapos ng misa, nandun yun sa may labas, sa may pinto. Yeah. Imbis na mag-bless, ay imbis na mag, di ba tayo, nagkakamay tayo, bye, ano, see you at the quarter. Yun, nagmamano lahat ng bata sa pare. And that's a beautiful, ano, kasi that's blessing. Nangihingi sila ng blessing sa pare. That's biblical, actually. Di ba? So, that is something na we want to retrieve sa culture natin na tama and put it in a biblical perspective na ipakita sa mga bata na igalang ang matatanda. Diba? In our own little way. No? I hope that we will be able to promote that culture. Thank you for bringing that up. No? Kasi I've been thinking of that. How can we create a culture of pagmamano ulit? No? May balik natin at papakita ng pagpapahalaga sa nakakatanda sa atin. Alam niyo po yun. Yan, no? Bawa makita niyo. Meron yung pastor, nagbe-bless pastor ha? Oo nga, eh, kasi binibigyan mo atang $20 kada may nagbe-bless eh. Mag-bless nga ako eh, Pastor Ray. Sunday. Ha? Si ano, si Allison? Ah, si Allison nagbe-bless. Nagbe-bless yan si Allison ha? Yeah, oh, so that is something that we need to promote to our teens and kids, no. Magaling magturo. Tama, nandito yung ating ano, yung ating mga teachers sa kids, no. Sister Darren, Sister Minnie. So, let's promote it, no. Sa youth naman, madali naman ng youth natin, mababait ang youth natin eh. Kapag tinuruan mo, they will just follow, no. So, that is something na worth ano, emulating, no. Mula sa ating kultura. Yeah. So that's blessing. I tell you, no, that's blessing. No. So Tita Pepot, imi-mute lang kita, medyo nagkumakaluskus yung ano mo ata. No. Pagka magsasalita po kayo, unmute niyo na lang po. Ayan, no. So that's blessing sa totoo lang. Importante na bini-bless natin yung mga bata at sila rin nagre-respect sa matatanda. Yep. Dito sabi sa verse 11, no, then Joseph settled his fathers and brothers, no, sa the land of Egypt, at binigyan sila ng mga property at best part of the land of Ramesses. Mapansin niyo dito, kung naalala niyo yung word na Ramesses, yung Pharaoh sa movie na Deliverer ni Moses, no. Dito kasi land siya, area, yung pangalan Ramesses, no. As Pharaoh had commanded, no, so inutos ni Pharaoh yun. Parang ganun, Beverly Hills, parang ganun. So, and Joseph provided his father, his brothers, and all his father's family with food for their dependents. So, umaapaw na yung blessing. Binless ni Jay. Pastor. Go ahead, Shane. You said, you know, yung kultura natin maganda yung we respect our elders, ano. Mm-hmm. Which is true. Yeah, it's really true. But sometimes I kind of don't like it. I dislike it though. Mm-hmm. Because the problem with our culture is we tend to instill into the minds of children respect your parents, whatever, you know, despite whatever happens. Mm-hmm. But the problem with our culture is because of that thing. We don't respect our children. Mm-hmm, mm-hmm. Actually, marami sa mga Filipino that
they always said, oh, you better respect me because I'm your parents. Mm-hmm. But the thing is, they don't respect their children, though. Mm-hmm. Well, in fact, at the last one, Katin, I mean, I'm so sorry because I'm an occupational therapy. I studied about child and brain development and all. Mm-hmm. But for us, there are so many people in our country that they even, physically abuse our children. Well, in fact, I'm one of those. Mm-hmm. Me too. So that's why I don't really admire that saying to respect our elders. But for me, it's like, you know, no matter what, we should respect each other, not only our elders, though. Mm-hmm. Mm-hmm. You know what I mean? Mm-hmm. That's what I've been telling kanina pa, no, na kumbaga, there are two cultures. Eh. What matters most, ano ba talaga ang dapat nating i-uphold? Biblical culture or Pinoy or American culture? Okay? Here's the thing. Ang sabi natin kanina, one good thing about the culture of Pinoy is that they show respect to elders. That's biblical. Okay? But that is one way. I agree with you. Maari kasing gamitin to as an abusive, kumbaga, i-abuse nila yung authority nila over younger generation. No? Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. No? Ang sinasabi ng Biblia is that yun sinabi mo, we should respect one another regarding of age. Okay? It's just that we need to redeem that, no? Redeem that from our culture na one way lang para maikabit natin sa biblical culture. Parang halimbawa, yung ginagawa ng isang simbahan, nire-redeem nila yung sayaw ng mga kulturang Pinoy at nilalagyan nila ng saliw ng worship songs. No? Walang masama sa sayaw. Kapag yan, inalay mo kay Bathala or Anito, masama yun. Pero kapag inalay mo sa Panginoon, cultural dances are a gift from God. No? So you put the right worship song, then it's okay. Same thing with us. We redeem the value of showing respect to our elders. That's biblical. And then we stop abusing our younger generation. Right? Because that's not biblical. Nakuha natin. Actually, Pastor, it's respecting each other is biblical too. Oh, yun na nga. Oh. Well, in fact, when Jesus came, even told us to love each other, not to abuse each other though. Mm. But the thing is, yung pumapasok sa culture natin, it's because respect your elders. Parents tend not to respect their children anymore. Like, for example, like, let's say your parents wanted you to like do everything for them. You have your own family and everything, but they keep on telling you, well, you should like take care of us because we're your parents. But the thing is, you have your own family. Like, they wanted you to give every earnings of yours to your parents because for them, like, I always hear this to most of the parents out there. Like, I suffered 9 months in the hospital, you know, having pain just for you to get out here in this world. Mm-hmm. Well, in fact, it happened to me, to my mom, and I wasn't happy about it. And I told my mom that, you know what, mom, you don't have the right to tell me that because it wasn't my decision to come out in this world. It was your decision to let me out in this world, though, and it's your responsibility. But the thing that you're asking me is, I cannot afford to send you in some other countries just to have a vacation because I have my own family to take care of too. Mm-hmm. So you know what I'm talking about. So you mean to say that even though kung anong gusto ng parents natin, even though it's not right, in my opinion anymore, it's we have to just follow it because that's what the Bible said. No. That's not what the Bible says. Ulitin ko lang para mas malinaw. The biblical the cultural pagmamano is showing respect to our parents. That's biblical. We need to get that. Whatever the parents is trying to impose on the children na hindi naman dapat, that is something that we need to scratch because that's not biblical. Kasi coming from you, sabi mo nga, tama naman, it's a biblical principle. It's not just about children respecting parents, but
it is two-way, respecting one another, because even Jesus respected us. But again, even though some of our parents, because not all parents are like that, some of our parents has the tendency to abuse their children, even though the Bible is saying that we need to love, respect, obey our parents, even though they are disrespectful to us or, you know, imposing things to us or abusing us, still, the Bible is commanding us to love, respect, and obey them. Not necessarily. Yeah, Pastor, when you say obey, you know, most of the parents are saying, okay, it's time for you to give us whatever you have because, again, you know, I suffered for 9 months for you. So it's like, you know, they're asking you to give everything to them, despite you have your own family. So for them, if you don't obey them, that's disrespectful, as what you have said, we have to obey them. So if that's, I don't do that, that means I don't obey them. So am I being disrespectful then? No. That's a blind disobedience. At first, if you are 21 and above, considered as an adult, and you're being asked to do that, you have always the right to say no. What I'm saying, obeying is in a context of something that is worth obeying. Alam mo yun, kumbaga, dito papasok yung simple logic na, is this worth obeying or is this not worth obeying? So you decide, no? Obviously, if you are 21 and above and you're a matured person and you are being asked by your parent to do something na, halimbawa, oh, send me to this, or you need to parang repay me because I carried you for 9 months, those are all, kumbaga, unacceptable. Kumbaga, if you don't obey it, that's fine because you're supposed not to obey it. Alam mo yun? Kasi, but it says in the Bible that you have to obey your parents though. So, that is something na kumbaga, ikaw ang magde-decide in a sense na what is worth obeying or not obeying. Kasi there are things na not worth obeying. Kumbaga, hindi siya, ano, sabi ko nga, if you're 21 and above and you're matured enough to know what is right or wrong, obviously, malalaman mo kung ano yung worth obeying and not obeying. Kumbaga, the Lord will not take it against you kasi mali yung pinapagawa sa'yo eh. Diba? So you mean to say if you're below 21, no matter what, you have to obey your parents? Then? No, not necessarily. Not necessarily. No, kumbaga, Here's the thing. Kumbaga, generally, ang sinasabi dito, nakalagay kasi doon, honor your father and mother. That includes loving them, respecting them, obeying them. Okay? Sa context ng obeying, doon tayo nagkakaroon ng problema. Eh. For example, if they say, you finish your food, you finish your studies, no, because you're young, no? Or even though you're old enough, pag sinabi niya na, umanap ka ng tamang mapapangasawa. Somehow, these things na makakabuti sa atin, we should obey them. Obviously, they are parents na may mga selfish intention. No, siyempre, the Lord will give us the right discernment. Not to obey it because it will be okay for God not to obey it, obviously, because it will be bad for you. And mismo si Lord hindi mag-approve na i-obey mo yun. Amen. So you use your discernment regarding this. Kumbaga, hindi pwedeng i-box eh. Kumbaga. So let's say if something like that, you know, I'm just curious because I want to learn. That's why I'm asking. Go ahead. Like for example, let's say... Give me a specific example, sige. Okay. Here. So we have to honor our parents, right? Like for example, my daughter is coming here. I'm gonna be transparent with you because I wanna serve God too, and I wanna become a better person. So tama. So here my daughter is coming here, in the Philippines because I have another daughter in the Philippines, and she's gonna be studying here. So my mom called the mother. Why are you going there? We are going there to the his place is only small. So the mother gave me a call again, and then he said, like, are we disturbing you guys? Because your mother just told us that they're going there at your place too. So there's not enough place for us. So I said to my dad, and she even, like, you know, started talking bad things about me.
those things that I did when I was college, and it comes with stages, because you're in college or in high school, you know, you go out and things like that. Mm. So anyway, that's a different subject. So anyway, so what I did, I told my dad is like, you know, this is my first time I'm going to spend my time with my daughter ever since she was here on earth. And of course, I wanted to give a good impression to her. I don't want her to come here and then later on she's going to see some, you know, some, what do you call this, shortcomings and problems of the family, and then she's going to get turned off and then she's going to go back to the Philippines, you know what I mean? So my question is this honorabling my mom when I told my dad that please tell mom not to come here? If she comes here, please tell her to live with her friends or some other places, or with my brother, if my brother allows her, because I'm going to prioritize my daughter and I don't want my relationship with my daughter to be jeopardized. And I hope you understand about that. Yeah. So is that dishonorabling my mom then? This is, I don't know. This is the basic, the simpler answer to that question. This is how we use our discernment. No. Una, again, we are considered adults. We have a family of our own. We have our own children. Supposedly, our parents has nothing to do with us in any form of any decision because we are all our own. All right? So they have no influence in any sense, but as long as good influence, okay. Pero meddling or anything na dictating or anything na deciding for you using our Christian discernment, that is wrong. So in regards to your wife, in regards to your wife or children or anybody that is close to you, that would be your personal decision, and no parents can meddle with that. Kumbaga, kasi you live your own life. Kasi we're old enough to live our own life. Parang ganun yun. So you mean to say I don't dishonor her because I just don't want anything? No, you don't. That's exactly the word, setting boundaries. Okay. Somehow, there's no boundaries if you are in high school or grade school because you are under the, you know, the wings of your parents. But when we come to the right age, especially we become, you know, leaders of our own family, no parents will tell us to do and not to do. No? Pwede tayong sabihan tungkol sa kabutiang asal, okay yun, i-welcome natin yun. That's when you use your discernment. Pero kung sa palagay mo na nangihimasok sa buhay natin, and this speaks for all of us, not just for Shane. Yeah, because we have the culture of Maria Clara. Because I came from a rich family, and you know, most rich people, they have the Maria Clara attitude that I'm the boss. And you that's have to follow that's me. What I'm saying. We need to prioritize the biblical culture, not the Filipino culture or American culture, because these cultures are kumbaga nakaset yan to fail. The only work King culture is the biblical culture. And sabi sa Bible, no, honor, ibig sabihin love, obey your parents, respect them. But in a sense, no, na may boundaries na hindi sila mag-over step sa atin, no. Kasi kami bilang mag-asawa, when we got married, day one, walang pakialam sa amin ng parents namin kung saan kami pupunta. Sa Amerika, bibili kami bahay, bibili kami sakyan, ilang anak ang gusto namin. Hindi sila nakikialam, no? At meron silang magandang payo, tatanggapin namin. May hindi magandang payo, hindi namin tatanggapin kasi hindi naman biblical culture yun. So we use our discernment. So this time, no, here's the thing. Itong pinakamagandang prinsipyo na panghawakan nating lahat. Kung magde-decide tayo, is this will please God or it will just please my parents? Okay? Kung pinag-uusapan ay anak ko, aalagaan ko yan. Mamahalin ko yan. Ibibigay ko ang the best yan because that will please God. Pero kung ipiplease ko yung nanay ko o tatay ko, pagkatapos selfish reasons lang meron siya dahil ayaw niyang makita yung kung sino man ayaw niyang makita or meron siyang gustong gawin sa buhay ko na gusto niya akong diktahan o gusto niyang kunin yung sweldo ko o whatever,
that is not biblical and they don't have any right. Napakailaman tayo. Same thing, na kapag tayo may anak na, may asawa na sila, may pamilya na, may mga sarili ng anak, sabihin natin hindi kasal pero may anak, wala na tayong pakialam doon. Ang pakialam lang natin, magbigay ng payo, i-guide sila, pero let them live their life. Naalala ko yung sabi ng pastor namin nung kinasal kami. Sabi niya, nung present kami sa parents namin, ang sabi ng pastor namin, huwag po kayong matakot magkamali ang mga anak nyo dahil kayo mismo nagkamali. Dahil sa pagkakamali, doon lamang sila matututo. So ganun din, ano? Ganun din ang patakaran natin sa buhay. We pay it forward. We allow our children to live, no, the way they that the Lord is setting up, no, kung paano sila mabuhay. Hindi natin sila dapat pinapakailaman. Ganun din yung magulang natin. Ang problema kasi natin, yan yung kultura natin ng mali. Ano mo yun? So dapat baguhin natin yan kasi hindi yan yung biblical culture na parang, oh, pinaaral kita, kailangan na yung kalahati na sweldo mo sa akin na kasi yung laki nung binayad ko sa'yo. Tapos pagka ano, kukonsensyan ka, siyam na buwan kitang ano, na sinapupunan ko, tapos ang liit-liit na bagay, eh, pupunta lang akong Hong Kong, di ba ako mabilan ng ano, ng ticket. So, those are wrong. Alam mo yun? So, I am sure na mabigat to sa atin. Ayaw natin na so mamaan loob sa atin ng mga parents natin. But isn't it high time to teach them biblical cultures? No, kasi sino magtuturo sa kanila? Di ba dapat tayo rin? No, kasi ako madami. Actually, Pastor, ano, I tried hard to always give her the verse, but you know, some people in, you know, there's a lot of people that are so into the worldly things, and in fact, I even like send the verse that, you know, children does not have it. I don't know if you remember that verse that it says that children does not have any responsibilities to their parents, but we parents, we will always have responsibilities to our children. Na kahit hanggat sa mamamatay tayo, responsibility. Exactly, that's biblical. Yeah, but the children does not have any responsibilities to the parents because they have to live their own lives, right? Yeah, we don't have any responsibilities to our parents, but for example, there are parents kasi na who are weak in a sense of physically, you know, they need attention. No, one good thing about our culture is that we don't throw away our, alam mo yun, hindi natin pinababayaan. No, in a sense, because pero yun ay out of the goodness of our hearts. Kumbaga, pero technically, legally, even the law says we don't have any responsibility para sa kanila. That will fall, Pastor, that will fall to the ano, to the verse that help the needy if they're weak. So you have to help them. Mm-hmm. But when it comes to responsibility, if they're gonna force you, that you have a responsibility because I carried you for 9 months, I don't think that is right, though. If it is being forced, that is wrong. But if it is out from the goodness of your heart, just like me, since day one, no, nagkatrabaho ako, I give money to my parents every month for 3 decades now. Every month. Is it because they are asking me to do it? No, because I want to do it. I want to honor them because I love them. Something like that. Are they both lovable? My mom is lovable. My dad is not. But still, I give them. I honor him. Because that is something that I want to obey from God. Kasi sabi doon, and you will live, experience, no, long life and good life kapag inobey mo at minahal mo yung parents mo. No? Yeah. So it's more of, ano, it's more of using our cultural... Yeah, priority. If you will ask me, you know, from the bottom of it, you need to take good care of your kids first, okay? Because that is your responsibility to God. Okay, if you have extra, you give it to your parents out of the goodness of your heart. If you don't want to, that will be your decision. Pero sa kids, no, we should provide for them, no, send them to school, feed them, because that's our responsibility. No, kung meron naman tayong sobra, bigay natin sa parents. Kung wala, edi wala. Ganun lang naman 'yon. Pero wala tayong responsibility, no. But there are parents nga. Thank you, Pastor. Yeah, there are parents na aging, tandaan niyo, na kailangan din natin na ano, na tulungan, 'di ba? Na kumbaga hindi sila capable kumita, so we take good care of them. All right? So let's move on, and that was a good discussion. So dito, tingnan natin sa last part, no. Ito na yung magandang trick na nangyari. The land becomes Pharaoh's. Pansinin niyo, itong si Pharaoh, 'di ba? Nag-bless siya, 'di ba? Binless niya yung Israel, si Jacob, the entire Israel, kamag-anak ni Joseph. Ito, bumalik sa kanya kagad yung blessing.
tingnan niyo kung ano naging kwento, no? Kasi lahat ng pagmamay-ari, mayaman na si Pharaoh, pero yung mga pagmamay-ari pa ng mga tao, nakuha niya pa. Tingnan natin kung paano niya nakuha, no? Bakit siya binless ulit, no? Basahin natin verses 13 to 15. All right. Si Sir Darren, can you read? Sino? Sister Darren. Go ahead, Sister Darren. But there was no food in the entire region, for the famine was very severe. The land of Egypt and the land of Canaan were exhausted by the famine. Joseph collected all the silver to be found in the land of Egypt and the land of Canaan in exchange for the grain they were purchasing. Mm-hmm. And he brought the silver to Pharaoh's palace. Mm-hmm. When the silver from the land of Egypt and the land of Canaan was gone, all the Egyptians came to Joseph and said, "Give us food. Why should we die here in front of you? The silver is gone." Okay. 7 years of abundance, nakapag-save itong si Engineer Joseph. No, the great manager Joseph. He was able to do it. It's a storehouse. And then 7 years of famine came, nakapagbenta siya. Hindi niya pinamigay sa tao, binenta niya. So everything is owned by Pharaoh. People own some silvers, cattle, sheep, herds, and everything. This time, sabi ni Joseph, meron pa naman stock, okay? But you have to pay Pharaoh. May silver yung tao. So sabi nga eh, bigyan mo kami ng food. Why should we die here in front of you? Then, ibibigay namin yung silver sa inyo. Alright? So binigay nila, ibinayad nila kay Pharaoh. No? So, mas yumaman ba si Pharaoh? Yes. Mas na-bless ba si Pharaoh? Yes. Pero sa last part, sabi dito, the silver is gone. Ubus na yung silver. Tingnan natin kung ano nangyari sa next verse. Pakibasa po, Sister Jasmine. Ayan. 16 to 17. But Joseph said, "Give me your livestock. Since the silver is gone, I will give you food in exchange for your livestock." So they brought their livestock to Joseph, and he gave them food in exchange for the horses, the flocks of sheep, the herds of cattle, and the donkeys. That year he provided them with food in exchange for all their livestock. Oh, wala nang pambayad na silver. Sabi ni Joseph, ang meron kayong livestock, di ba? Ibayad nyo kay Pharaoh. Okay? Do not look at Joseph as a greedy person. Hindi siya nanggigipit. Parang mukha lang siya nanggigipit, pero he's a fair man. Bumibili lang kayo, trading lang to. Business is business. Even though it's famine, may pambili kayo, hindi naman pamimigay yung, alam niyo, hindi naman pamimigay yung food sa inyo. Bilin nyo, di ba? O ngayon, yumaman si Pharaoh kasi papunta sa palace yun. Hindi naman kay Joseph. Tandaan nyo, empleyado lang naman si Joseph, although he's the governor. Right? So Pharaoh became more blessed. So totoo yung ginawa ni Jacob nang binless na si Pharaoh. Effective agad. Kasi naubos na yung pagkain ng tao, may tago-tago pang silver, naubos, na tago-tago pang herds, flock, livestock, donkeys, cattle, sheep. O, ibenta niya, sabi ni Joseph. Hindi sila Pastor, go ahead. Yeah, it's a bit of like the one that we talked a while ago, ano, about responsibility. Mm. So just because they ran out of food, mm-hmm, it's not Pharaoh's or Joseph's responsibility to provide them food. Yes. You know what I mean? Yes. So it's their fault that they didn't save enough food for, because I'm pretty sure Joseph had told them already that the famine is coming. So mm-hmm. Yeah, hindi secret yun. hindi secret yun. So they already been told, so they shouldn't expect that Joseph and the Pharaoh would just provide everything for them, right? It's not the responsibility. So yeah, yun lang na nakuha ko. That's true. Yeah. So as Christians, we should be responsible din talaga. Tingnan natin sa verses 18 hanggang 19. All right. Makikibasa, Sister Amy, mababasa mo ba?
Republican si Joseph, hindi Democrat. Patay kayo sa Democrat. Hindi doll out si Joseph, Republican din. Go ahead, Tita Amy. Verse 18. 18 to 20 ba? 18-19. When that year was over, they came the next year and said to him, "We cannot hide from our Lord that the silver is gone and that all our livestock belongs to our Lord. Mm-hmm. There is nothing left for our Lord except our bodies and our land. Mm-hmm. Why should we die here in front of you, both of us and our land? Mm-hmm. Buy us and our land in exchange for food. Mm-hmm. Then we and our land will become Pharaoh's slaves. So seed, so that we can live and not die, and so that the land won't become desolate." Exactly. Labor cost. Wow. Labor force. Right? Wala na kayong silver. Wala na kayong pera. Wala na kayong cattle, herds, donkeys, sheep. Paubos na. Eh, kakain kayo. Kailangan nyo kumain, di ba? Tandaan nyo, ha? Do not look at this in a point of view na nag-greedy at nanggigipit, ha? Joseph is a fair person. Okay? Hindi rin naman siya nagsabi. Mga tao nag-offer. Pwede bang gawin mo na kaming labor force slaves, no? Hindi naman iba tong kwento na to sa ating mga Pilipino. Brain drain, remember? Since the 50s, 60s, 70s, 80s, lahat ng engineers natin, accountants, lahat ng mga nurses, doctors, teachers, napunta sa Saudi, Hong Kong, Amerika, London. Bakit? Diba? Hindi ayaw natin tatawagin tayo na slave, pero labor force yun. Kasi doon sa land natin, kulang yung opportunity. Parang ganito, kulang yung opportunity. Kaya sabi nila, take in nyo na kami as labor force. Oh, magagang pampakinggan yung labor force. 'Di ba? Brain drain kumbaga, 'di ba? Oh, imagine nyo, madami ng pera si Pharaoh, madami ng cattle, sheep, herd, donkeys, no? Plus, may slaves pa siya. 'Di ba? Nandun lang naman, nakaimbak lang naman yung pagkain niya, talaga naman yung pamimigay yun eh. Di ba? In exchange for power. These are all blessings na sinabi ni Jacob papunta sa kanya. At fair and square yun ha, hindi nandadaya. Business is business, ika nga. Di ba? Kumbaga... Eh bakit pastor, ano, yung mga tao, yung mga livestock, ba't hindi na lang nila padamihin and then they can use it as food too? Yes. Ba't that's... pininta pa nila? Yeah. Kasi may drought, baka may drought. Tandaan nyo, saan kukuha ng pangkain yun? Eh, di ba? Kumbaga nga, may drought eh. Hindi, kumbaga, ang capable lang kung saan yung palasyo, nandoon lahat nakastore yung pagkain ng tao at ng hayop. So mapipilitan ka talaga ibenta yung hayop mo. Dahil ikaw mismo, wala ka nang makain. Hindi mo rin pampakain. Hindi mo rin mapapakain yung hayop. Nakifero yung pagkain ng hayop eh. Tapos yung land niya yung okay. Harang ganun. No? So, this is, ano, di naman sinabi sa atin sa Amerika na, kayong mga Pilipino, mag-nurse kayong lahat, tapos magtrabaho kayo sa amin. Mag-teacher kayong lahat, magtrabaho kayo sa amin. No, the opportunity came knocking in. At tayo kulang sa opportunity sa Pilipinas, then we come here in the States. Diba? Same thing. Binless kasi ng Lord yung States, so binigyan siya ng labor force. Isa tayo doon. Diba? At tayo naman, in return, na-bless din naman tayo, in fairness. Diba? Kasi nabuhay tayo ng maayos lahat dito. So, ganun siya. No? Ganun yung effect ni Pharaoh. No? So, tingnan natin sa verses 20 hanggang... 22. Ayan. Makikibasa po. Pastor Bong, can you read po, Pastor Bong? Pastor Bong? Ayan. I-try natin si... ayan, Pastor Bong, go ahead. Anong verses, Pastor? 20 to 22 po. 20 to 22. Okay, so Joseph bought all the land in Egypt for Pharaoh. The Egyptians, one and all, sold their fields because the famine was too severe for them. The land became Pharaoh's, and Joseph reduced the people to servitude from one end of Egypt to the other. However, he did not buy the land of the priests,
because they received a regular allotment from Pharaoh and had food enough from the allotment Pharaoh gave them. That's why they did not sell their land. Okay. Ano napansin niyo dito? Wala pa yung ano ha? Levites dito ha. Kasi naging principle din to sa ano sa panahon ni Moses eh. Si Moses sa future pa, hindi pa siya pinapanganak. So sa futures, ang mga Levites sa future, yung mga Levites hindi sila magtatrabaho. Instead sila yung priest ng entire Israel. Na dito, ganun din si Pharaoh, no? Hindi niya kumbaga binibigyan niya ng allowance yung mga priest, no? Kumbaga the only land he did not acquire belonged to the priest. No? For they had an allowance from Pharaoh. No, they ate from their allowance that Pharaoh gave them, therefore they did not sell their land. Ang hindi niya lang kinunan yung mga priest. At in fact, isa sa mga priest ay biyanan ni Joseph. Dahil yun na pangasawa ni Joseph, no, Asenath by pangalan nun, anak ng priest, all right, ni Pharaoh. Okay, anyway, let's move on. Basahin natin 23 hanggang 26. Can you read, Sister Lenlen? Hindi ba nagbe-break yung ano ko? Ayan, malinaw ba, malinaw? Three. Joseph said to the people, "Understand today that I have acquired you and your land for Pharaoh. Here is seed for you. Sow it in the land. At harvest, you are to give a fifth of it to Pharaoh, and 1/4 will be yours as seed for the field and as food for yourselves, your household, and your dependents. Mm-hmm. You have saved our lives," they said. "We have found favor of our Lord, and we will be Pharaoh's slaves." So Joseph made it as a law, staying in effect today in the land of Egypt, that the fifth of the produce belongs to the Pharaoh. Only the priest land does not belong to Pharaoh. Ilang percent ang tithes? Ang ano, hindi tithes eh. 20%. 20%. 20%. Right? 20% ang inihingi para kay Pharaoh. Okay? Sabi niya, sabi ni Joseph sa mga tao, kailangan maintindihan nyo ngayon na inacquire ko na lahat, no, ng land nyo para kay Pharaoh. Kasi patuloy kayong kailangan nyo ng pagkain, right? This is fair and square, okay? Pero si Joseph nga, fair, here is a seed for you para makapagsimula kayo. Kasi patapos na yung famine eh. So nag-release na siya ng seeds. Mautak talaga si Joseph eh. Mautak pero hindi ganid. Business na naman. Oh, businessman siya eh. Mautak pero hindi ganid. Hindi ito yung tipo na ano ha, alam niyo yung 5-6? Alam niyo ba lahat na nagpapa... Alam niyo yung 5-6? No. 10%? Opo. Ay, hindi. Hindi, hindi 10% yun. 10% pag gumutang ka ng 5,000, 6,000 ang balik. Di ba? Ganun yun? Tama ba yun? 20%. Ha? 20% ng 5-6. It's like, you know, in $5 that you take, you bring back 6. That's why it's called 5-6. 5-6. Right? So, ang biruan nga eh, yung mga nagpa-5-6, hindi daw pupunta ng langit. Eh. Kasi ginigipik mo yung tao. Pag hindi nakakabayad, papatungan mo ng papatungan ng 20%. Di ba? Oh, wala namang pagkakaib dito, 20%. Pero fair to. Nakuha natin, fair. Kasi binigyan niya ng seed. Parang iba naman yan, Pastor. Kasi, oh, iba totoo. Iba naman iba. Yan, Pastor. Yung 5-6. 5-6 is you lend someone. And then asking something back in return. Well, in fact, it says in the Bible that if someone borrowed you, don't charge for an interest. Exactly. But kaya di lang pupunta lang ito. This is different. It's you're helping somebody to start off. Having a business to start off life. Like, for example, if you need help, I'm not gonna lend you money, but I'm gonna tell you, okay, I'll give you money, you make a business, you invest it, and then you give me 20% out of it. Because of course I need to get back my capital, right? Because you use my capital, it's not
and at the same time, I'm making business out of you, and that profit I'm going to take from you, I'm going to help it to other people too. Mm-hmm. So this one for me is different from 5-6. Yeah, magkaiba talaga siya. Ang sinasabi ko lang, pareho yung 20%, no? Kung paano umikot yung 20%. Okay, yun lang yung pareho. Pero yung konsepto magkaiba. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, 'di ba? Hindi ganid si Joseph. Fair siya. Binibigyan kanya ng pagkakataon makapagsimula kasi patapos na yung famine eh. Pero sinasabi ko kanina, yung 5-6, may biruan nga sa Pilipinas. Lahat daw na nagpa 5-6, di mo daw makikita sa langit eh. Kasi ibabaon ka na sa utang. Yeah, kaya huwag kayong mangungutang sa 5-6. Kasi mathematically, hindi siya sound. Hindi sound sa mathematics ng 5-6. Ibabaon ka niya sa utang. Tuwing hindi ka makakabayad, baon ka ng baon sa utang. Alright? Hindi ganito yung konsepto ni Joseph. Ang konsepto ni Joseph, ito ang panimula. And then you give a fifth, no? Pabalik kay Pharaoh. And 4/5 sa inyo. Malaki na yun. 80%, 4/5, no? At kumbaga, para makapagpasimula ng buhay. No? Kasi patapos na yung famine nito. No? Ang sabi nga dito, we have found favor, no? We have found favor. Dali na po, papasokin ko na si Pastor. We have found favor with our Lord and will be Pharaoh's slaves. So Joseph made it a law, still in effect today in the land of Egypt, that a fifth of the produce belongs to Pharaoh. Only the priest's land does not belong to Pharaoh. So parang parehas din ang nangyari sa mga Israelites, di ba? Na yung mga Levites ay kumbaga meron silang ano, kumbaga sila naman doon walang wala silang tribe, wala silang land, naka-disperse sila sa iba't ibang tribes. All right? So ulitin ko lang, magkaparehas lang na 20% pero magkaiba ng konsepto. All right? Fair and square tong si Joseph. Pero yung mga nagpa 5-6, nako po, babaunin ka sa utang nun. Now, Israel settles in Goshen. Nandun na sila. Nasa Goshen na. Ano nangyari? Tapusin na natin. 27 hanggang 31. Alright. Nakikibasa po. Sino pa bang di nagbabasa? Pastor? So, ibig sabihin ko lang. Lahat ng Israelites protected under sila ng yan, no? Joseph. Oo, protektado so, sila. Parang wala silang problema sa famine. Yeah, oo. Protektado sila talaga. Ikaw na bumasal dito. 27 hanggang 31. Israel settled in the land of Egypt, in the region of Goshen. They acquired a property in it and became fruitful and very numerous. Now Jacob lived in the land of Egypt 17 years and his lifespan was 147 years. Mm-hmm. When the time approached for him to die, he called his son Joseph and said to him, I have found favor with you. Put your hand under my thigh and promise me that you will deal with me with in kindness and faithfulness. Mm-hmm. Do not bury me in Egypt. When I rest with my ancestors, carry me away from Egypt and bury me in their burial place. Mm-hmm. Joseph answered, I will do what you have asked. Mm-hmm. And Jacob said, swear to me. So Joseph swore to him and Israel bowed in thanks at the head of his bed. Amen. Okay. So tingnan natin to. Ano na nangyari dun sa last part? So nagsettle na sila sa land of Egypt, sa region ng Goshen. No? Nag-acquire na sila ng property. Good news, dahil binless sila si Pharaoh, binless din sila. Alright? So naging fruitful sila, dumami sila. Okay, ganda ng stay nila sa Egypt. Now, si Jacob, tinanong siya ni Pharaoh kanina, ilang taon ka na ba? Sabi niya, 130. Nabuhay pa siya ng 17 years sa Egypt. No? 147, namatay na siya. Bago siya mamatay, kinausap niya yung anak niya si Joseph. Siyempre, bakit hindi si Reuben na kinausap niya? Wala na yung birthright kay Reuben eh. No, kumbaga, somehow, ang birthright ay, kumbaga, ang leader nila ngayon si Joseph. Siya yung governor eh, di ba? So sabi niya, ikaw ang may kapangyarihan at may favor ako sa'yo. Sabi niya ngayon sa anak niya, ipangako mo sa akin. Pansin niyo yung tie promise nila. Saan niyo ito huling napakinggan, naalala? Sino yung gumawa nito? Naalala niyo yun? May gumawa nito eh. Yung nag-tie promise ni sila, hinawakan yung tie. Di ba? May tie promise, no? Kostumbre nila talaga to. Alright? So, sabi dito, huwag mo akong ilibing sa Egypt. Ibalik mo ako sa
land of promise natin, kung saan nakalibing si Abraham at saka si Isaac. Bakit? Bakit ganun ka-importante sa kanya? Sino nakakaalala ng promise ni Diyos? Ng Diyos, yung prophetic. Resurrection. Amen. And yung prophetic na sinabi ni Lord kay Jacob. Nung kinausap ni Lord si Jacob na pumunta ng Egypt. Diba? Prophetic, sabi ni Jacob. I do not be afraid. Do not worry, Jacob. Pumunta ka sa anak mo kay Joseph. And I will be with you. And I will return you back here. Diba? Yun ang pangako ng Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, kay Abraham, dadaling kita sa promised land. Sampu ni Isaac, ni Jacob, at ni Joseph. In fact, sa chapter 50, si Joseph naman na mamamatay. Mag-end ang Genesis sa chapter 50. Mamatay si Joseph. Si Joseph, yung katawan niya, ibabalik din doon sa Canaan, sa promised land. So, kasi to fulfill the promise na doon sila mabubuhay at doon sila mamamatay. Di ba? So, what's the importance of it, Pastor? Bakit kailangan sila ibalik? Does it really matter where you're being buried? The thing is, kasi ang promise sa kanila is that the Lord will bring them to the promised land. No? So, sinabihan siya ni Lord na pumunta ka ng Egypt, huwag kang matakot. Kasi ayaw umalis ni Jacob eh, kasi nasa Canaan na siya. No? Huwag kang matakot, pumunta ka sa Egypt kasi sasagipin ko kayong lahat. There is salvation in Egypt. Pinauna ko si Joseph doon. Alright? Ngayon, pagdating mo doon, I will be with you, sabi ng Panginoon. This was the last Friday na pinag-aralan natin. Tapos may promise siya, I will return you to Canaan. So eto yon. Kaya sinasabi ni Jacob, kailangan mo ako ibalik sa Canaan. Kasi inausapan namin ni Lord. It's honor. Kumbaga, ino-honor niya si Lord. Si Lord, ino-honor niya rin yung promise niya. Kasi hindi pwedeng baliin ni Lord yung promise niya. Kumbaga, pag sinabi niyang ilalagay kita doon, doon kita ilalagay, doon kita ililibing. Parang ganoon. Kumbaga, nandun yung pagpapala. Parang ganoon. So, kumbaga, pinakita lang ng Lord na hindi siya sinungaling. Alright? So, ganoon din ang ginawa ni Joseph. Bumalik din siya doon. Nang patay na siya, yung buto niya dinala rin sa Canaan. Dala-dala nila yun. Dala-dala ng mga Israelites. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Kaya pansin niyo sa kultura natin mga Pinoy, yung mga bangkay, pinagsasama-sama rin. Oo. Napansin niyo ba yun? Bibili ng plan sa Loyola, 'di ba? Patong-patong yung ama, yung ina, yung anak, 'di ba? So kasi nga may pagka-biblical yung thinking natin na parang ganun, 'di ba? Pero anyway, posible rin. Kasama na rin sa kultura ng Pinoy. Pero anyway, tama naman yung sinasabi ni Shane, no? It doesn't matter kung nasaan ka. What matters is kapangyarihan ng Panginoon, kahit naabo ka na, nasunog ka, na biktima ka ng sunog, kaya niyang buhay na katawan maggawing na super body kagaya ng Jesus. Dahil yun ang gagawin niya, pagbalik niya. Alright? So tayong lahat, tayong mabubuhay muli. Alright, so I will do what you have asked, sabi ni Joseph. So, sabi niya, swear to me. So Joseph swore to him. Then Israel bowed in thanks at the head of his bed. At doon natatapos ang Genesis 48. Ayan, next week, pag-uusapan natin, Jacob blesses Ephraim and Manasseh. Yung mga anak to ni Joseph. No? Pero dito, pakita ko lang sa inyo as we end. No? Bago tayo magbigay kung sino gusto magbigay ng kanilang takeaway. Dito, sabi dito, Pharaoh gave Jacob's family the best part of the land, namely Goshen. No? Even giving some of the brothers oversight of his own livestock, binigyan ng karapatan. Goshen is not referred to in an ancient Egyptian writings, but the name it bore in later times was the district of Ramesses. Okay. When Jacob was presented before Pharaoh, the patriarch acknowledged his troubled life of 130 years. To him, it had been a pilgrimage. No? When Jacob both entered and left, he blessed Pharaoh. It is interesting to think of the Israelites in a foreign land, a country with a different culture, in which the patriarch wished God's blessings on the Pharaoh. Right? So talaga namang na-bless si Pharaoh. Now, Joseph proved to be a wise administrator in the land of Egypt. No? So that under his authority, the people were saved from starvation and Pharaoh prospered even more. Diba? The ruler by now was Sesostris III, sabi ng history. In selling food to the people during the famine that was severe,
Joseph accepted money and livestock, horses, sheep, goats, cattle, and donkeys as payment, and finally the entire land of Egypt itself, except the land of the priests. Once the land belonged to Pharaoh, Joseph instructed the people to plant seed, which he gave them. His only stipulation was that Pharaoh must receive a fifth of all the produce. In a word, the people survived, but they, except the priests, were in bondage to Pharaoh dahil naging slaves na sila. No? And so on and so forth. So, dito, however, in the land of Goshen, the Israelites prospered and multiplied greatly. Bakit ito naka-highlight? Kasi dito manggagaling, pagpatay na si Pharaoh, patay na si Jacob, patay na si Joseph, bagong Pharaoh na, bagong mga Israelites na, bagong generation na, eto na, naka-highlight. Prospero sila, nag-multiply pa, kaya nagalit ng mga Egyptian, kaya ginawa silang slaves at gusto silang patayin lahat. Alright? So nakita niyo yung pinanggagalingan ng galit nila. Alright? So God blessed His people according to the promises He made to Abraham. They were fast become a great nation. Moreover, God blessed Pharaoh because He had blessed the seed of Abraham with the best of Egypt. Later in the time of Moses, when another Pharaoh oppressed Israel, God dealt harshly with the Egyptians. Alright. So, malinaw yun. Yun yung recap natin sa gabi na to. So, napakaganda ng ating usapan. Takeaway. Punta na tayo sa ating takeaway. Meron bang gustong mag-takeaway? Hindi naman natin kailangan lahat mag-takeaway dahil it's already 10 o'clock. But for those who wants to give their takeaway, you are free to do so. Go ahead. Sino gusto mauna? Takeaway. Marami tayong pinag-usapan. No? Punto ng pagiging magalang, mabait sa magulang, pagiging marespeto ni Joseph, 'di ba? Yung blessings and alam mo 'yun, we can give blessing or we can curse a person and alam mo 'yun. So madami tayong pinag-usapan. Anything yeah. Na gusto yung takeaway. God is a master planner. So everything that happens to us, he will make a way that it will be put into its proper place. And whatever detours that will happen, you know, the Lord will reroute you to the place that God has intended you to be. Yeah. All things work together for good for those who love God and called according to His purposes. Now, Romans 8:28. Yep. Anything else? Takeaway. Anybody? Pastor. Go ahead, Sister Darren. Dito mo po makikita na yung promesa ng Panginoon talaga sa kanila. Doon sa sabi niya sa Hebrews 13:5 that I will never leave you nor forsake you. Amen. Doon pa lang sa experience ni Joseph at mga Israelites in most difficult situations and tasks, talaga hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Most especially tayo mga believers, no, kung i-rely lang natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Talagang tayo ay kanyang gagabayan at bigyan ng wisdom to discern what is for His will. Amen. Amen. Thank you, Sister Darren. That was beautiful. Yeah. Hindi tayo pababayaan kahit kailan. Pag manalig tayo, right? Hindi tayo iiwan. Parang tayo nasa foreign land ngayon, di ba? Yeah. God is prospering us. Like, pag-identify tayo sa mga Israelites. Yeah. Yeah. Yung nagpapala tayo kumpara minsan kung titignan mo sa talagang locals din dito. Mm-hmm. So, kaya kapag ka nakakatanggap kayo ng mga SSS, wag niyong sinasabi sa mga local dito dahil baka magtampo sila. Eh, totoo yan, ano? Kasi halimbawa, dumating ka dito, may edad na. Pagkatapos, nakakuha ka ng magandang SS. Tapos yung pinanganak dito, mas mataas pa ang SS mo. O di ba, baka magtampo sila kasi pinagpapala ka eh. So, dapat ano, tahimik na tayo. Alright. So, alam mo, mga Pinoy dito, talaga pong pinagpala ng Panginoon dito sa Amerika. Di ba? Tahimik lang tayo, pero effective. Gustong-gusto nga nila, mga Pinoy na hire, dahil marunong mag-English, madaling kausap, ang daming nagagawang trabaho, very effective at high functioning, di ba? So productive kumbaga. So pinagpala nila tayo, sinusuklian natin ng magandang trabaho. Ganun lang naman 'yan eh. So blessings both ways. Takeaway? Anybody else?
Meron pa? Pastor. Go ahead, Sister Lenin. Yung nangyari sa creation, yung shifts and year family, yung pamamakan ni Joseph, hindi nga in-abuse yung tao ng mga kailangan. Yung meron nila, walang nagdamot, walang nagtago, kumbaga, hindi na nagdamot. Tita, sapi tita. Sa isang bag. Hello, tita. Sorry. Sorry po, choppy. Wala po kami maintindihan. Medyo, ayun, may, ano, nag-reset si tita din din. Okay, anybody else? Hello, tita Lenlen. Go ahead. Go ahead, tita Lenlen. Ah, sige. Bakit ang ano eh, ang nag-chappy ako. Hindi ako marunig. Sige po, sige po. Ika, isulat nyo na lang, babasahin ko po. So anybody else? Takeaway, baon or anything na you wanna say or add pa sa pinag-usapan natin? Magalimutan na igalang no ang ating mga bosses. Mahalin sila, pagpapala sila sa atin. Ganun din natin mga magulang, igalang natin sila. Mahalin natin sila. Love, respect, obey, di ba? Kumbaga, maging magiliw tayo sa ating mga magulang. Mahalin natin sila. Kahit hindi natin biological na magulang, kagaya ng mga in-laws, mahalin natin, di ba? Kahit ang in-laws eh, kumbaga ako, walang problema sa in-laws ko, napaka-lovable. Bawa, nataon tayo, ang in-laws natin, para si Pepe Pimentel, naalala si Pepe Pimentel dati, galit na galit sa biyanan niya. Laging sinasabi na ko, yung biyanan ko, yung ganyan. Pero kumbaga, mahalin pa rin natin. It's a, kumbaga, yun ang tama, yung sabi ng Panginoon. So, kahit na yung mga sister-in-law or brother-in-law, no? Kahit antibiotic, eh, mahalin pa rin natin. Diba? Napakabuti ng puso nitong si Joseph. Ang dami pa pwede matutunan sa kanya. Right? Anything else? Meron pa before we play? Sa akin, Pastor. Go ahead, Pastor. Sa akin, Pastor, ano? Whatever we do, we should think that will it glorify God kung sa mga actions natin, sa mga decisions natin, or sa trabaho man natin. Mm-hmm. So, ayun dapat ang parang priority natin. We should give glory to God sa mga all performance natin, mm-hmm. or yung mga natamasa natin, mm-hmm. na biyaya. It came from Him. It comes from Him, and we should, and whatever we do, we should dedicate it to Him. Yeah, if the Egyptian can give 20%, diba? We are being asked by the Lord not to give 10%, diba? So that is something to think about, right? Umaga, magugulat ka pa doon sa comparison na yan, ano? Dapat mas matakot tayo sa Panginoon kaysa sa naniningil ng 5-6. Alright, so manalangin tayo. Meron pa ba? May habol pa? Ako, Pastor. Go ahead po, Tita. God always fulfills His promises. Mm-hmm. Pharaoh was faithful to his promise. Mm-hmm. What he promised, he did. And Joseph was also promised his dad, and he did it. For us Christians, it is important that when we promise, we have to fulfill or comply with the promise we made. Amen. In our family, we experience a Christian a missionary promised, you know, without anything written, white and black, and it involved the financial life of our family. We suffered so much because the one who promised denied. Mm-hmm. There was nothing put down black and white. Mm-hmm. But in this case, in our lesson tonight, there was nothing written down, but every promise that was made honored. Was complied with. Yes. Honored.
And so as believers, God set the example. As Christian believers, we also ought to do what we promise. Let your yes be yes and no be no. It is important, like it's something very important because it's standing on the truth. Yes, amen, amen, amen. Totoo po yan, tita. I agree with you 100%. And don't forget, no, sa ating fellowship, to show our love and respect for our elders, ibalik natin yung kulturang pagmamano. Napakaganda siya. Para sa yung pagbabaw ng mga Hapon sa kanang Korean, napakagandang tingnan, di ba? Kahanga-hanga. That is showing our love and respect to them, di ba? Baga, not necessarily if they will abuse us or not, di ba? But the thing is, we are clear with God, hey Lord, I gave my respect, right? Baga, I showed my respect. Baga, I'm complying. Baga, no, it doesn't matter if they will comply or not, no. Basta tayo, we comply to God. All right? So, let us pray. Are we good? Wala nang gusto magdagdag? Let us pray. Manalangin tayo. Siguro, let's ask from the City of Angels, Pastor Bert, imported from the Philippines. Siya lang ang pagkatapos nito ay... Los Angeles pa rin pala siya. Oo. Oh, pagkatapos nito, siya lang, sa ating lahat, siya lang ang manananghalian. Lahat tayo matutulog na. Siya manananghalian pa lang. Ano ko eh? Yeah. We have a different time zone, yeah. Yeah. Well, it's very interesting, Pastor. We are learning a lot from the Word of God. And as you have said, no, yun lang ang nag-ano sa atin, we must become salt and light, whatever the circumstances where you are. Like Joseph, no? Napadpad siya sa Egypt, pero meron palang purpose ng Panginoon. I remember, siguro kahit na ano lang, before we close, I remember the Moravians na when they heard that, or they insist themselves to become slaves, no? Na in order to reach out these people who are not yet Christians. Can you imagine that na sila mismo? Parang binenta nila yung sarili nila para maabot lang nila yung mga taong hindi mananampalataya. But I here in this story, we can see that God is more powerful than Pharaoh. And Joseph and his family, or Jacob's family, were able to bless this land. Not only nag-prosper yung Egypt, but they able to witness that the God of Jacob, the God of Joseph, really indeed, yun nga, na is faithful to His covenant, that He will honor it to His people. Kaya ganun din po sa atin, sana tayo'y maging tapat sa Panginoon kahit saan man po tayo dumako at tayo'y Kanyang pagpapalay. Amen. Praise God. Salamat po, Pastor. At I'm thankful that you are all continue na kami inyong pinapastulan at napaganda po nito kahit na hindi tayo nagkikita or in a personal or physical, and yet through this kind of na means, we can still continue to give glory to God and able to witness. Amen. Sige po, ano po, mag-close na tayo? Amen. Praise God. Okay. Heavenly Father, we thank you in this moment in time, Father God, Lord, that truly indeed you are not only the God of Abraham, Isaac, and Jacob, as well, Lord, we are your children, and we acknowledge you that you are our God. So we also receive your blessing, experience your blessing, witness your blessing. So Lord, there's no more way that we will run or turn our back towards you. So Father God, by your grace and by the power of the Holy Spirit, Lord, give us that enablement to continue, Father God, to become salt and light to those people around us who are need of hope and help, and use us as a vessel, Father God, like what we have just heard or this story, truly indeed your people that extend not only their hands, but extending your hands, our God, to these people and showing the true living God. Kaya yun po ang aming dapat i-gawing witness na kami po ay maging ilaw
at asin sa mga taong nangangailangan, extending you your goodness, your faithfulness, and your grace to other people so that they will come to know you. So salamat po sa gamin ito at pagpalain mo nga ang bautisa in our temporary as we part ways. Father God, let your blessing be upon us. Lord, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So go in peace and share what we have heard, what we have studied tonight. In Jesus' name, amen. 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 So, picture-picture tayo. Yeah. Ayan. Oh, malaya. Halika rito. Picture-picture. Si Sir Darren, ma-open mo ba ang window mo? Pastor, salamat po. Salamat po sa mga prayers. Ayan, picture-picture. Sasama ka ba? Ayan. Ayan. Okay. One, two, three, smile. There you go. Thank you, guys. Thank you. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo dyan. Thank you. God bless you, guys. See you Sunday. See you soon. See you soon. See you soon. We miss you. We miss you already. Bye.